Ngayong mahal na araw, plano nyo bang mag-fasting? Kung oo, baka mahihirapan kayong maghanap ng makakain. Huwag mag-alala dahil sagot po namin ang mga pwedeng lantakan na solusyon sa sikmurang kumakalam. Para sa mga Kristiyano, mahalaga ang panahon ng Kuwaresma na ginugunita sa pamamagitan ng iba't ibang tradisyon. Tuwing mahal na araw, sumatin ako sa pabasa. Nagbibisita kami ng iglesia. Pumupunta kami ng Quiapo sa Nazareno. Pero para sa akin, ang pinaka-challenging na penitensya. Tradisyon po namin is yung hindi po kumakain ng karne. Pero nahihirapan po ako kasi meat lover po ako eh. The struggle is real, meat lovers! Pero madali lang iwasan ang karne, lalo na kung sa mga kainang ito kayo magagawi. Kasama namin si Bobby, isang meat lover na may penitensya ngayong Semana Santa na hindi kakain ng karne. Dito sa isang restaurant sa Teachers Village, Quezon City. Makikiliti raw ang inyong pang-amoy ng juicy at tender nilang heart burger. I was trying to cater to the what most people would want. So I wanted a dish that would catch the attention not only of vegetarians or vegans but the meat eaters as well. Para ma-achieve ang meat-free burger ng Green Spot PH, igisa ang bawang, luya at sibuyas. Pagluto na po yung sibuyas, bawang at luya, isado na po siya. Yun po ang time na pwede nyo nang ilagay ang pinaka-base na ingredients ng heart burger natin. Ito po yung puso ng saging. Igisa ang puso ng saging sa loob ng 2 minuto. Para maiwasan ang mapait na lasa dahil sa pagkasunog, dagdagan ito ng kaunting tubig. Pinaka-meat na ng burger patties ang puso ng saging. Pag tinikman nyo po ito, wala pong itong pinagkaiba sa tunay na karne. Ngayon po, ready na ang next ingredients, ang chopped broccoli. At para itodo na ang sustansya, idagdag ang carrots. Pagkatapos, pwede nang haluan ng tofu, timplahan ng kaunting toyo, at bago tuluyang maluto ang patty, idagdag ang secret ingredient. Idadagdag po natin yung 1 tablespoon ng vegetable powder. Ito po yung nagbibigay sa kanya ng meaty flavor. Budbura ng kaunting paminta, saka iset aside. Kapag lumamig na ng kaunti ang gisadong gulay, lagyan ito ng harina at starch na magsisilbing binder ng patty imbes na itlog. Iprito ang magkabilang side nito at kapag golden brown na, ready na ang burger patty. Hindi katulad ng ordinaryong burger na kapiranggot lang ang gulay na add-ons, ang heart burger na ito nag-uumapaw sa lettuce, pipino at kamatis. Nilagyan din ang patty ng pritong sibuyas na may dagdag na side dish na potato wedges. Pang finale ang caramelized onion sauce. Eh, papasa naman kaya ito kay Bobby? Sobrang sarap niya. Kasi ano, hindi lang sa yung patty yung nagdala sa kanya, kasama na rin yung mga gulay. Tapos andun talaga yung ano, yung lasa ng ano, ng beef. Pero nang inireveal namin na gawa ang burger sa puso ng saging. Pero di ko akalain to na ano pala siya, ng puso ng saging pala siya. Grabe, nakaka-amaze. At saka yung mga vegetables, grabe. Sobrang sarap. Pwedeng ma-enjoy ang guilt-free sarap ng heart burger for only 140 pesos. Isinama rin namin si Bobby dito sa isang restaurant sa Mother Ignacia Street, Quezon City para ipatikim ang isa sa kanilang bestsellers, ang embutido na gawa pa rin sa gulay. So, dito sa restaurant namin, meron din kaming binibenta na frozen vegetarian products. So ito yung pumapasok sa The Veg Mom. So isa sa mga pinakamabili natin, bestseller, is yung embutido. So we make sure na yung lasa at yung texture ng mga products natin ay katulad ng meat counterpart niya. Madali lang daw gayahin ang kanilang embutido. So pwede nating simulan. Ito ay ang TVP.
or texturized vegetable protein. Gawa rin siya sa soy. So, ito yung magti-take ng place doon sa texture ng karne na makikita natin sa usual na embutido. So, ilalagay lang natin siya sa bowl. Sunod na inihalo ang tofu, carrots, at pickled relish. Pampakulay ang tomato paste. Meron ding tomato ketchup, toyo, pasas, pimiento, kaunting asin, brown sugar, Spanish paprika, at oats. Haluin mabuti hanggang sa madurog ang tofu. Kung mapapansin natin, dalawang klase ng meat substitute yung ginagamit natin para sa ating vegetarian na embutido. Meron tayong tofu at meron tayong PVP. Ito ay para magbigay ng texture ng meat sa ating embutido. Perfect din to sa mga kids. Dahil pagka tinikman nila ang ating embutido, hindi nila mapapansin na hindi ito gawa sa karne. Imbes na itlog, breadcrumbs ang gagamiting binder ng embutido para masigurong hindi ito madudurog kapag naluto na. At para sa extra special na embutido, meron din silang version na may steamed egg sa gitna. Ang tofu, scrambled! So, gawa siya sa tofu, sa turmeric powder o luyang dilaw, at Himalayan black salt. So, ito yung magiging counterpart ng egg yolk natin. Ilagay sa gitnang bahagi ang tofu scrambled. At tabunan ito ng embutido mixture. Siguradong nakasili ito ng maigi sa foil bago i-steam sa loob ng 30 minutes. Low fat at high in protein ang lahat ng sahog ng kanilang veggie embutido. Sakto lang yung lasa niya, tapos ano, para meron siyang ano, yung giniling ng pork, meron siyang parang nalalasahan mo na may pagka-spicy. Tokwa? Imposible, pero yung nalalasahan ko is parang pork eh. Wow, nakaka-amaze! Kung curious kayo sa lasa ng veggie embutido, pwede kayo umorder nito sa halagang 300 pesos per piece na pwedeng pagsaluhan ng 4 hanggang 6 na katao. Pero para sa mga nag-o-office o nakatira sa Diliman, Quezon City, maswerte kayo dahil handog ng isang food delivery service, ang Vegetarian Food with Free Delivery. Ang Luntian po ay isang home-based food delivery service. At online po siya at ang bestseller po namin ay ang Not Chicken Pastel. Ang Not Chicken Pastel na pwede ring tawaging Not Fish Pastel ay gawa sa soya. Para gawin ng not fish pastel, iprito ang soya. Priprituhin po natin siya hanggang sa maging light brown siya. Ang fish po na ito ay hindi siya ordinaryong fish. Gawa po siya sa soya, tapos may balot po na seaweeds. Pero pag tinikman niyo po siya, ay lasa siyang isda. Bagamat hindi ito totoong isda, siksik pa rin ito sa sustansya dahil mayaman ang soya sa protein. Budburan ng pampalasa na asafoetida powder na pang substitute sa bawang at sibuyas. Ilagay ang carrots, patatas, bell peppers, singkamas, green peas, at chickpeas. Kapag lumambot na ng kaunti ang gulay, timplahan ito ng patis. Gawa po siya sa soya, hindi po siya gawa sa isda. Pero kasing lasa rin po siya ng ordinaryong patis. Idagdag ang celery. Saka ibuhos ang gata. Pakuluin ang gata hanggang sa lumambot ang mga gulay. Maya-maya lang, ready na ang not chicken nor fish pastel. Mainam isabay sa mainit-init na kanin ang pastel na ito. Masarap siya. Parang fish. Pero akala ko karne siya, pero ano siya. Akala ko pork, pero isda. Kasi ang sarap. Matitikman nyo rin ang sarap ng not chicken nor fish pastel. Kung o-order kayo ng set meal for 100 pesos. Free delivery daw ito within Diliman, Quezon City.
sa mga gustong may seafood pa rin ang diet nila ngayong Holy Week. Dito sa Manila, naispatan namin ang student price na kainan na may bonggang menu. Okay, front. Nagsimula ako bilang station chef sa isang restaurant. At the same time, pagkatapos nun ay pumasok ako bilang head chef sa isang casual dine-in. Eventually, ito nga, naisip ko na bakit hindi ako magtayo ng sarili ko. Ngayon, yung mga pagkain na natutunan ko, gusto kong dalhin dito sa University Belt na ma-afford ng mga estudyante. At ang isa sa specialty nila, ang squid ink pasta. Para gawin ito, igisa ang bawang. Ilagay ang clams, tahong, hipon at fish. Kapag nag-iba na ang kulay, hanguin agad para hindi ito tumigas at ma-overcook. Lagyan ng pinagkuluan ng clam at tahong ang pinagisahang mantika. Dagdagan ng squid ink. Budbura ng kanilang sikretong pampasarap. Saka ilagay ang pre-cooked noodles. Kapag humalo na ang sauce, ready na ang squid ink pasta. Ipinagmamalaki nila na di raw tipid ang servings nila sa presyong abot kaya. Na-amaze ako kasi ano, asarap. Hindi siya malansa kasi ano, sakto yung pagkakatimpla niya, tapos ano, masarap po siya, sobra. Patitikman ang squid ink pasta sa halagang 99 pesos lang. Ang mga pagkain ipinatikim namin sa inyo, hindi lang malinamnam, masustansya pa. Makatutulong sa no meat fasting ngayong Semana Santa. Pati na rin sa mga taong nag-iisip-isip na bawasan ng karne at magsimula ng healthy lifestyle.